araw, namunga ng isang kakaibang kalabasa ang kanyang pananim. Isang kalabasang may pambihirang laki. Wow! Ang laki ng kalabasang ito! Ano kaya ang gagawin ko nito? Kakainin? Hindi maaari kasi hindi ko ito maubos at maraming masasayang. Kung imbitahin ko kaya ang mga kapitbahay, hindi rin pwede, baka manghihinawat lang sila. Kung ibenta ko ito sa palengke. Pero paano walang sasakyan na kakasyan ng ganitong kalaki na kalabasa? Kung meron man, hindi na magiging sapat ang kita para makabawi sa gagamiting transportasyon tungo sa palengke. Kung iregalo ko kaya ito sa hari? Pwede! At ganoon ang kanyang ginawa. Isa itong kamangha-manghang bagay. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito kalaki na kalabasa. Tiyak magiging paunahing pang-akit ito sa ating kaharian. Dahil napasaya mo ako sa pambihira mong regalo, bibigyan kita ng mga ginto at mamahaling bato. Salamat, Hari. Tuwang-tuwa si Pedro pag alis niya sa palasyo. Naisipan niyang pumunta sa kanyang kapatid. Juan, tignan mo. May mga ginto na ako. At paano mo naman nakuha ang mga yan? Natuwa ang Hari sa regalo kong kalabasa, kaya binigyan niya ako ng ginto. Ah, ganun ba? Oo, sige, uuwi muna ako. Paalam! Hindi makapaniwala si Juan sa kanyang natukasan. Pagkaalis ng kanyang kapatid, may naisipan siya. Kung ang Hari ay natuwa sa walang kwentang kalabasa, tiyak na mas igagalak nito ang mga regalo kong mga magagandang kasuotan at umahaling alahas. At pumunta siya sa palasyo. Niragaluhan niya ang hari ng mga magagara at mamahaling kasuotan. Lubos na natuwa ang hari. Ang mga ganitong pambihira ng regalo ay dapat suklian ng pambihira rin na regalo. Natuwa ang mayamang kapatid sa narinig, batid niyang sako-sakong ginto ang iririgalo sa kanya. Ngunit sa kanyang kabiglaan, ang ipinagkaloob sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa palasyo, ang dambuhalang kalabasa.